So ito pag-usapan natin na. Alam nyo nung unang pumutok yung babaeng ahas na issue, akala ko it was an isolated event. Akala ko si Maharlika siguro, ayaw lang niya yung ginawa dito kala Vicky Rodriguez, kala Trixie, nagsalita ng ganon. Diba? So, yun ang inisip ko noon na dahil parang sariling ano lang yan talaga ni Maharlika. Pero habang tumatagal, habang dumaraan yung mga months, eh parang nagiging coordinated attacks na ata. Sipin nyo po ito, ha. Ito, ha, maka Marcos talaga itong solid. Alam ko, nag-isko din ito eh. Nag-isko, no? Ngayon, na ano na siya ngayon? Nakatutok na siya ngayon kay sa Marcos, no? Ngayon, coordinated attacks daw ngayon ang ginagawa kay Bongbong Marcos. Ah, tuloy. parang medyo familiar na itong nakikita ko. Uh-huh. Na yung mga dating nakisakay, uh-huh, sa Unity Team, dating mga loyalista na vloggers ng mga Marcos, uh-huh, 'di ba? Yung mga nangampanya ng todo-todo para, uh-huh, maging pangulo si PBBM. Uh-huh. Eh parang sila ngayon yung mas matalino pa kay PBBM. Eh, wala eh. Weak leader nga, sabi ni Digong eh. Diba? Eh, paano ba naman kasi yung ibang mga vlogger din, no? Katulad ni Cockroach Rocky. Sabi ba naman niya na sa national scale daw, wala naman daw, hindi naman daw sikat yan si Duterte. Kaya lang daw nanalo yan. Kasi dahil sa pinremote siya ni Aini Marcos. Diba? So, may mga ganun din kasi yan eh. May mga ganun din kasi kayong kasamahan. Diba ba? Eh kami naman, eh sabi nga nila, ang tawag nila sa akin ay eh, pink lawan ako. So, ako naman, wala na akong magagawa dyan. Yun tawag sa akin ng mga katulad nyo eh, nung hanay ninyo, no? Ng mga kunyari Unity. So, pinaninindigan ko na rin. Diba? Nanonood na lang kami sa inyo kasi... Diba? Ang yayabang nyo eh nung eleksyon. Ang yayabang ng mga vlogger na to, mga Marcos Duterte. Akala mo, mga kung sino yung hanay nila na kung gibain si Lenny Robredo. Diba? So ngayon, kami naman, pinapakita namin sa mga butante na kami, nagpakatotoo kami. Alam namin na kung hindi talaga maganda ang ginagawa, hindi maganda ginagawa. Eh dyan sa inyo ngayon, ha, pagpapakita yan ng nagpa-plastikan kayo. Nagtatriduran kayo. Ganun yan eh. Oo, tuloy. parang sila pa yung mas marunong. Dito kay PBBM. Na gawin mo to PBBM. Ay, wag mong gawin yan. Ay, wag yung... Di ba? Nung panahon ni Pangulong Duterte, walang ginawang mali. Lahat. Todo depend. Lahat ng ano... Kung ang dati, ang inaaway nila ay yung mga pink, yung mga dilaw. Ngayon, kung titingnan mo yung content nila, lahat ng tira puro kay Bongbong Marcos na. Pagkatapos nilang kumita ng napakalaki, for how many months or years, kumikita sila dahil pinapanood sila ng mga Marcos loyalists. Diyan, kumikita pala dahil pinapanood ng... Alam po ninyo, buti pa itong mga ito. Pinapanood na ng Marcos Loyalist. ako, kakamping lang talaga yata nanonood sa akin eh. Masaya naman ako at kita nyo naman eh, I'm just a nobody. Pero nakita ng mga tao yung ating prinsipyo na hindi naman nagbago mula simula, di ba? Ngayon, itong mga ito, pagkatapos nilang maggamitan yan, bardagulan na sila ngayon. Salanan nyo yan, di ba? Ako, malasakit ko yung para sa lahat eh. Yung bayan, kaso anong ginawa ninyo? Kayong mga vlogger kayo na maka Marcos at Duterte, di ba? Tapos ngayon, titirahin nila si Bongbong Marcos. Ngayong naging pangulo na, kaya nga napapakamot ako ng ulo eh. Di ba yan ang gusto nyo? Maging pangulo si Marcos, tapos ngayong pangulo na siya, titirahin nyo naman. Kasi... Doon talaga ako nagtataka. Doon talaga ako nagtataka. Kasi nung bago pa man ang eleksyon, sinasabi ko na yan dito sa vlog ko na wala, naggagamitan lang yan.
wag na sana ring magmalinis itong kampo ni Marcos kasi alam naman niya na tatrydo rin din talaga siya ng kampo ni Duterte. Diba? Oo. Ngayon, bottom line, meron kayong mga ganyang issue na kanino ba galing? Diba sa inyo din naman niya nagsimula? Kami nagtatawa sa inyo na anong unity? Oh, kita nyo, anong unity na idulot nyo dyan? Doon sa dumadaming tira kay PBBM, galing mismo sa mga naturing na mga Marcos vloggers na sinasabi nga nung iba, ay bumaliktad na, mukhang anti-Marcos na. May sasabihin nila, hindi, para sa bayan lang to, para sa ano lang to, para sa, pero hindi eh. Kung isang tao, nagmumukha ng coordinated eh. Nakita ko na yung ganyan eh. So naniniwala siya ngayon, mga kamab, na coordinated daw ha, yung pagsisira kay Bongbong. Eh kami, nag-warning na kami. Bago pa eleksyon, nag-warning na kami na talagang delikado. Ha? O, talagang delikado panahon. So bottom line, hindi kasi nakuha sa disqualification eh. Kasi kung nakuha agad sa disqualification to, mas malinis ang kamay ng Duterte. Eh hindi nakuha. Kailangan nila ngayon kunin yan by ano? By hook. By hook o by crook. Yan lang naman yan eh. Nakita ko na pang merong mga ganyang coordinated. Kasi sinabi kong coordinated, hindi isang tao lang. Nakaplano eh. Hindi ito isang buwan lang. Nakalatag yan. Tingin ko, opinion ko lang naman yon. Posibleng mali ako. Di ko naman alam. Wala naman akong ebidensya. Pero parang coordinated attacks. Baka mali ako. Hindi ko alam. So, yun lang. Yun yung una ko napansin. Tapos pangalawa, panay ang tira nila dito sa mga ensaymada vloggers. Abay, syempre. Sino pa ba naman? Si Lenny Robredo nga na nahimik, panay tirada ng katulad ni Jarrett eh. Baka Marcos eh. Si Badong Aratelis, diba? Panay tira kay Lenny Robredo na nanahimik eh. Diba? Si Marabilias. Grabe, diba? Eh ngayon, nananahimik yung Ale. Sino ngayon? Walang matirang iba. Marami dyan naging kaibigan ko over the last few months. Yung iba dyan, maliliit na vloggers lang. May ilan dyan, malaki. Pero panay ang tira nila. Sa akin lang, kung talagang concerned ka dito sa mga tinatawag mong ensaymada vloggers, kung talagang gusto mong matuto sila, kung gusto mong mag-grow sila, kung gusto mong maging maayos sila, bakit hindi nyo sila kausapin ng derechahan? Hindi nga kayo kasama sa agenda, nakakausapin derechahan eh. Kami, ako, ang kutub ko, mababagsakin talaga kayo derechahan. Bongbong Marcos, mababagsakin talaga yan, derechahan yan. Bakit hindi nyo sila payuhan through GC, through PM? Bakit kailangang pinopost nyo sa YouTube channel nyo o sa Facebook nyo na may kasamang panghihiya sa kanila? Di ba pareho lang kayo ng sinusuportahan? Di ba, wala naman, hindi naman kayo tinatabla ng hiya. Di ba mga kamabayan, hindi naman tinatabla ng hiya ang mga makamarpos eh. Kahit naman na sabihin mo, mali yan paniniwala mo, fake news yan, ito katotohanan. Hindi, walang hiya-hiya dyan. Walang hiya-hiya sa kanila. Ngayon, nakakaramdam pala sila ng hiya. Naghahanap sila ngayon ng hiya. Si Bongbong Marcos, di ba? Unity, pati si Sarah. Bakit sila yung pinag-iinitan? So kasama yan sa opinion ko ay parang strategy at coordinated. Strategy ah. Lang, ha? Ulitin ko, possible. Strategy at coordinated ah. Parang sinasabi mo conspiracy theory mo. Talagang yun na yun. Ramdam mo na yan eh. Yun na yan. Malapit na yan bumagsak si Marcos. Sino magpapabagsak si Lenny? Hindi. Good luck sa inyo, di ba? Ibling mali ako. Itong mga ensaymada vloggers na tawag nila, nakausap ko yung ilan sa kanila. Ito sabi ko sa kanila. Alam nyo, inaasar kayo, ensaymada vloggers. Tapos yung may issue pa nung tablet.
yung ninakaw yung tablet daw. Hindi ko sure, hindi ko din alam kung ano eksaktong story noon eh. Pero merong daw may nakatangay, may nagsasabi wala naman daw natangay na tablet. So hindi ko alam, kausapin ko si Direk Daryl tungkol diyan. Tanong. Talagang alam nyo kasi mga kababayan ha, syempre sa hanay nila ha, eh meron pang nakawan ha, mga vloggers to vloggers na lang yan, nagnanakawan pa sila. Eh syempre ano bang hindi, dahil hindi mo alam, bibigyan kita ng definition kung ano bang definition ng pagnanakaw ha. Ang definition ng magnanakaw ay papasok sa isang establishmento at walang abog-abog ay magbububuklat at kukuha ng mga bagay na nasa pribado na lugar. Pero ang nangyari po sa akin, ako po ay nasa labas ng tindahan, hindi po ako pumasok. Nakita ko lamang ang cellphone na ito sa ibabaw ng pasimano at ito po ay aking kinuha. Yun, ha? Diba? Oh, ganyan na ganyan kasi mga katwira ng mga ensaymada. Oh, next. Ko sa kanya ko ano yung kung ano ba yung sitwasyon do sa kung meron ba isang tao, isang vlogger na nagnakaw ng tablet, parang ganun ba? O may nakuha na lagpas isang tablet? Isang tao yung gumawa ng mali doon according sa storya nila, o isa, hindi ko alam kung isa o dalawa. O pero nilalahat nila yung buong grupo. So, naturingan kang pro Marcos na vlogger, pero ang binababa mo, ang inihila mo, yung kapwa pro Marcos na vlogger na kasama mo dapat. Eh, ang problema, wala nang pro Marcos ngayon. Kasi number one, akala nila siguro talaga may Italiano gold. May last will and testament. Diba? Wala na, naghilom na. Tsaka isa pa, ang intensyon talaga, gamitin lang si Marcos. Eh, hindi naman kayo naniniwala sa mga tulad ko noon eh. Kahit hanggang ngayon, hindi kayo maniniwala eh. Na yan talaga purpose na ni Marcos Jr. ha, para gamitin sila. Kasama mo nung eleksyon, pareho kayong kakampanya. Oh. Diba ako nakakapagsalita ako ng ganito ng maluwag kasi hindi nila ako kasama nung kampanya. Diba? Nakikita ko from the outside. Sila kasi nasa loob eh. Oh. Ang nangyayari. Diba? So, sa anong punto ko? Itong mga nakikita nating pag-atake laban kay PBBM, tinatawag siyang weak, tinatawag siyang ano, by the same vloggers na kumita ng malaki sa kanya dahil paglalabas ng mga pro-Marcos content. Oh, naku, nagkakasumbatan na sila. Sumbatan to the max na ito. Nanunumbat na. Pagkatapos nyo daw kumita, mga DDS, may utang na loob kayo talaga. Katulad din nung si Cockroach Rocky, sabi niya. Hindi naman sikat yung Duterte. Oo, kung hindi lang sinabi ni Aimee na suportado niya si Duterte, hindi daw mananalo. Nanalo daw si Duterte dahil sa mga Marcos. Yan ngayon, DDS, di ba? Kami, nanonood na lang kami sa inyo. Oo. Di ba? May pagka-traidor eh. Traidor. Sabi ko doon sa mga ibang kasama ko. Traidor, ha? Narinig niyo yung word. Yung mga dating kasama na nagiging, matapos kumita kay Marcos, yung nagiging traidor na. In fact, mga kababayan, ha? Oo. Eh, pwede naman niya kausapin yung mga yun kung talagang alam niya rin, eh. Marami naman siyang kilala. Pero bottom line kasi yata, ayaw niya maamin sa sarili niya na hindi niya hawak yun, hindi nila hawak. Oo, at mukhang sa Duterte faction yun sasama. Hindi ako loyalista kasi iskonyan ako eh. Hanggang ngayon iskonyan ako sa Maynila ako. Doon ako madalas sa Manila Zoo, sa Manila City Hall. Iskonyan vlogger ako pero yung ginagawa nila medyo parang mukhang traidor naman yung ginagawa. Traidor. Yung pagka-traidor moves yung nangyayari. Nagtataka talaga kung kailan pa kayo nanalo. Doon pa gaganon, di ba? So, ang buong punto ko dito, papunta tayo dito sa buong punto, na asahan nyo na itong mga bumaliktad at mga non-tridor na Marcos vloggers kuno na inaatake ang mga Team Ensaymada, di ba? Their attacks will only get bigger and bigger. In the next few months, in the next few years,
Hindi ko alam kung ano ang kanilang overall na plano. Hindi ko alam kung coordinated ba o hindi ko alam. Hindi ko alam. Eh, mahina ka. Eh, samantalang si Marabilia, sinabi na niya. Sinabi na ni Marabilia, eh, meron na mga artikulo na may aus Bongbong Marcos na eh. Good luck, di ba? Eh, masaya kami na magbardagulan kayo, maghampasan kayo ng ulo ng Maka Marcos at saka Maka Duterte. Gusto namin makakita magpaluan kayo ng ulo eh. Kami naman, nanonood na lang kami nila Rondi, nila Jackies, di ba? Nila Milan, oo, nila Ursulita. Masarap, di ba? Oo. Oh, maghampasan kayo sa ulo. Maganda, gusto namin makita, magtalian kayo ng leeg, tapos magpaluan kayo ng ulo. Eh, maganda makita eh, para mag-enjoy naman yung mga naloko nyo, na mga followers nyo, para magkahirap-hirap tayo ng ganito, di ba? Alam, ang sinasabi ko lang sa inyo, parang nakikita ko na to. Oh. Parang nakita ko na to before. Oh. Yung ganyang galawan. Okay? Asahan nyo na malaking ang tanong dyan, sinong naiwan na magde-defend sa Pangulo? Alam mo kung sino? Sino? Yung mga ensaymada na tinutukoy nila. Ay, di, kasama ka doon. Kasi gusto nilang palabasin na patay. Nagutom sila. Gutom. Sabi ko na, doon papunta eh. Patay gutom eh. Dugyot. Dugyot, o. Oh. Sa akin lang, yung iba, gugyot, yung iba, patay gutom. O. Oh. Diba? Sila yung loyal sa Pangulo. Kung totoo man yun na sila'y dugyot at patay gutom, at least sila yung loyal. At least hindi sila traidor. Loyal, ha? Masasabi ko lang dyan. Baka may magagalit sa mga sinasabi ko. O sa akin, wala... Hindi, wag ka na, ano, wag ka matakot. Eh, nag-live, nag-vlog ka eh. Si Percy nga, eh, napinatay na lang ng ganun-ganun eh. Matangay ikaw, tapos ngayon, wag... O sabihin mo, o sa mga magagalit sa akin, ipa-death squad nyo ako, ganun dapat, hindi yung takot-takot. Kasama yun sa buhay. Maganda talaga yung mga death squad din eh. Para, sabi naman magsasabing sacrificial lamb yung mga yan. O. Walang masama, pumuna sa Pangulo. O. Maski ako gagawin ko yan dito sa channel ko. O. Pag merong hindi gusto, pag meron, sasabihin ko talaga diretso, walang problema tayo. O, so ano mangyayari? Pro Marcos talaga. Oh. Pero yung titirahin mo yung mga kapwa mo, yung mga kasama mo, oh. Diba? Na kesa ang dine-defend nyo yung pangulo, oh. Inaatake pa yung pangulo, inaatake, oh. Pa yung mga defenders ng pangulo. Oh. Diba? Ibang usapan 'yan. Eh sa akin panoorin na lang natin kung ano mangyayari. Basta sinasabi ko na sa inyo. Sinasabi ko na sa inyo, nung eleksyon ewan ko kung yung mga sumusubaybay sa akin nun, nabasa ko yung latag eh. O, ngayon sinasabi ko sa inyo yung latag. Ganyan. Anong latag? Sinulong-sulong nyo eh. Sinabi na nga namin dito noon, sinabi ko na gusto nyo talagang malaman kung nakalalason yung lason eh. Meron kasing matinong choice sana mga kababayan. May matinong choice sana, may matinong option. Yes, we can. Pero ang ginawa nila, mas pinili nila yung mga ganito. Bagong tanga! So ngayon, anong gagawin nila? Ha? Eh doon sa mismo hanay nila, may mga nawawala pa pala. Nakawa ng mga tablet ba yun? Ang definisyon ng magnanakaw ay papasok sa isang establishmento at walang abog-abog ay magbububuklat at tuloy natin. Yan ang mangyayari. Oh. Ang tanong, sinong natirang nagde-defend sa Pangulo? Yun ang alamin natin. Sino ang naiwan? Bukod baka bukas makalaw, bumaliktad ka na rin dyan, ha? Dito sa mga ensaymada na to. Oh. Okay? So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye. Oh. Well, ganun talaga, mga kamaba, mga kababayan, ha? Hanggang doon na lang siya. Babay na lang, oo. Kaya tayo, nanonood lang, ha? Pero alam po ninyo, nagbabanta ang mas matinding bilubyot crisis na darating, ha? Kapag tinuluyan nila itong si Bongbong Marcos. Ganon yun, eh.
Anyway, marami ding salamat po sa lahat mga kasama ko ngayong araw na ito sa isa nating live stream. Salamat sa lahat ng mga nagsishare nitong ating live stream. Oo, mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyo. Tayo naman po ay ika nga, no? Natanggap, no, ng inyong pagsuporta sa ating pong ginagawa. Oo, maraming salamat po. Oo. Oh, mabuhay po tayong lahat, mga kababayan, mga kababa. Mag-ingat po kayo. Merry Christmas po sa lahat po ng gusto pong magpaabot ng kanilang Pamasko kay Ma'am. Makakahabol pa po kayo. Makita-kits ulit tayo, Ma'am Jackie, ha? Mamaya, i-dip ko muna. Mukhang mabigat, ha? Mabigat talaga. Sabi nga ni Attorney Libayan, kung sino may maayos sa tulog, siyang panalo. Ay, tulog ko muna saglit, ha? Kita-kits ulit mamaya. Bye for now! Bye-bye!